the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose, and came and drew nigh to meet David, that David missed the command to arm the army to meet the Philistines. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine on his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of his sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and of Judah arose, and shouted, and pursued the Philistines, until thou come to the valley, and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way to Shaharim, even unto Gath and unto Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they destroyed their tents. Sige, saan po, ready, go. And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Great, manamat, salamat. Hindi pong kailangan sa nagkakatala ng mga bulod sa mga puso ng mga kapatahan, especially, naunti sa saan pa kayo, paano si David ay nanampalataya sa inyo, siya ay nagwagi. Tulog, Panginoon, ang mga ginawa niya dito, nagpunin din namin, nag-apresize. We have been just a great. Amen. Ako po na po. So, medyo late na tayo. Kaya kung matapos ko ng ano, 11:10. Pero feeling ko hindi ko matapos pa rin sa mamayang hapon. Ito sa mga boys. Sabi ko sila po, maya. Ano sila, hindi makagisip. Buyat ba, buyat? Okay, nakikita niyo ba yan? Ilang clocks ko eh. So, very famous, amen? Sinong hindi nakakilala kay David and Goliath? Sinong hindi? Lahat kayo kilala? Sinong kilala si David and Goliath? Okay, ngayon, may kilala mo ngayon. Si David ang naging hari, pangalawang hari ng Israel. Matapang. Okay? Yung David, ang dami natin kilalang David dito, di ba? Kasi nga, maganda yung character si David. So, Goliath, wala tayong kilala, di ba? Iba, bansag-bansag. So, kasi siya yung kalaban dito. Okay, so, ano si David? Dito siya, bata pa. Hindi siya batang katulad ni Ken, ha? Medyo ano na rin to. Yung mga kasi kwento, ginagawang bata sa... Hindi ka pa rin niyo? Superbook. Hindi naman ganun kabata, no? Kasi pumatay na nga siya ng leon, pumatay na siya ng bear, hindi naman bata yun. Medyo ano na rin yun, malaki-laki na siguro mga hati. Yung ba dito medyo malaki na? Wala, si Roniel. Ilang taon na si Roniel? Mga gano'n, 17, ganyan na si David. Okay? Pero si Goliath, medyo malaki talaga. A warrior from his youth. Bata pa, warrior na. Ngayon, matanda na, tangkad pa. So yan, si David at Goliath. Magkahaba sila. Si David ay nasa kampo na Israel. Kung sino Israel, sino yung God's chosen people dati. Okay? Sino yung Philistines? Ito yung mga ibang bayan na hindi sumasamba sa Diyos. Mga, sabi nila, mga support daw. Anyway. Okay.
Okay. So, magkalaban sila. So, ang Israel, karamihan sa kanila, sumusunod sa Diyos. Hindi rin lahat. Tulad sa church natin ngayon, sumusunod ba sa Diyos lahat? May ba, nakikisali-sali lang, di ba? Ganun yan eh. Kahit sa Israel dati, may bakit nga na, ano? Pahingi parang isang, ano? Masking tip. Lektik pa na. So, pero, karamihan sa kanila, sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos. Pero, hindi rin lahat. Tulad nito, hindi sila pwedeng sakupin ng kalaban. Bakit? Pinangako sa kanila ng Diyos yung lugar ngayon. Pinangako sa kanila, binigay sa kanila ng Diyos. Tapos kukuha nila ng iba. So, equivalent yun sa sabi nga dito, yung term dyan is yung defy. Okay, parang kinakalaban tayo ng mga to. Ah. Diba? Tama ba yun? Hindi dapat. Okay? So, naniniwala na lang pag tayo sila sa Diyos, binigay sa kanila, dapat sila doon. Hindi dapat nila alaw basta-basta yun. Sino dito may bike? Napakagaw niyo ba yung kanina-kanina? Bike talaga, no? So, hindi kayo papayag, may bahay kayo. Dinasok. Hindi pwede yun, okay? So, karapatan nyo at tungkulin yung pagtanggol. Di ba yung sarili binigay sa inyo ng Diyos? So, ganun sila, Israel. Gusto nila sakupin. Okay, so, ano nga sa akin? Bye. So, ngayon, pastor, na kinalaman natin yung batalan yung pag-uusapan yung gera na yan. Tagal na yan, eh. So, pero sa totoo lang, buhay Kristiyano, salamat sa Diyos, naligtas ka, hindi pa nagtatapos doon. Nag-uumpisa ka pa lang. At sabi sa Bible, ang mga Kristiyano, parang nasa isang gera lagi, araw-araw. Okay, basahin ko na lang sa inyo. Ito yung sinasabing, para tayo nasa gera. Bakit? Sinasabi sa Bible, ito mga tatlong, apat na to. Ito pa yung mga verse nagkapatunay. Si Paul, laging iniisip niya, nasa gera siya. Di ba? Sino dito? Nalito pag Thursday. Ayan, di ba? Ano yung pinag-aaral natin? Sino yung bida doon? Si Paul. At talagang napapaaway siya lagi. Napapaaway ba siya dahil mapapalaaway siya? Yung iba sa inyo, ganun. Diba? Ba't ka may kaaway? Eh, palaaway ako, pero di mo aminin ganun, diba? Konting ano lang dyan, nakita mo lang, kipintasan mo na, alam mo nang pikon. Diba? Nakaaway ka agad. Eh, talagang magkakaroon ka ng maraming kaaway. Hindi ganun si Paul. Ginagawa niya, kalaban ng Diyos, kaso itong mga kalaban ng Diyos, syempre, galit din sa Diyos, at sa salita ng Diyos. So, ngayon, inaaway sila. Pero, tuloy-tuloy lang si Paul, diba? Hindi siya sumusuko. So, ganun din tayo, kaya sinasabi ko kanina kay Asher, salamat sa Panginoon na nasa church tayo. Pero may kalaban din tayo. Yung mga maling aral, unti-unti lang yan. Yung Bible natin, binabago ng binabago, unti-unti. Yung only bigatin, nawala yung bigatin, nawala yung first John 5:7, mga ganun yan eh. Inaalis nila, ngayon yung mga NIV ngayon, inaalis na yung he, she, yung mga badin yung mga yun. So dito, di pwede ang bakla dito. Ginagawa sa NIV, sa halip na he, ginagawa nilang they. Ang layo nun, di ba? Isa plural, isa singular. Kasi nga, ginagawa ng gender neutral. Sila huli yung mga yan. Sabi sa Bible, yung termo yung mga yan, pag binago mo yung Bible. Amen? Unti-unti lang yan. Pero, kaya ngayon, kahit yung mga sundalo ngayon, alam mo ba yung mga sundalo ngayon, may mga nag-aaway pa pa sundalo ngayon? Meron, pero maliliit lang yan. Pag mayroon nagbakbakan dito, balita agad yan. Pero bihirang bihira na. Pero ibig sabihin ba, walang gera? Meron yan, tuloy-tuloy yan. So ano na ngayon yung gera nila? Ano yung pinaka-battlefield nila ngayon? Dito nakita natin yung battlefield nila. Nasa isa, nasa bundok ng... Alimutan ko agad eh. Bundok ng Ekron ba yun? Yun yung isa. Sa ibang nakasaya ko eh. Place. Tapos, ano yung nasa gitna nila? Yun yung valley. So sa valley, madalas doon sila nagsasalubong. Okay, yun lang kanila, tinatawag na battlefield. Doon sila mag-uubusan. Doon sila magkakaalaman, di ba?
Sinong malakas, sino matitira. Okay. So, nakita niyo ba? Ella. Ella. At saka yung isa, Ekron, tama ba? Soko. Nasaan yung valley? Sa verse 2. Verse 2. Eh, basta yun na yun. Basta yung isang mountain, yung sabihin yung mataas na lugar kasi doon sila nagkakaon, sila nagtatakotan. Kapalad nyo ba yung ano? Ahu, ahu! Kapalad nyo ba yun? 300? Ha? Braveheart, ganun din. Yan siya, nagtatakotan pa yan bago magsagupaan. Kasi kahit naman tayo, ayaw natin yung magkapatayan eh. Kaya kahit sa basketball, ganun din. Asaran mo, nasa boxing, di ba? Meron silang ano? Nagaharap ang beta. Para yun sa mga tao, ay, sana. Susukan sila. Pero ganun nangyari dito actually. So, si Goliath naghamon. Hindi, mamaya nang comment tayo dun. Bala tayo sa Philippians 2:25. Sabi dito, yet I suppose it necessary to send you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier. So, sundalo ba sila? Yung sabi dyan eh, pero hindi sila yung sundalo ngayon, nakatulad nga ng Goliath, David. Sila yung sundalo ng Panginoon. Kaya natin pinag-aaralan ito kayo, mga Kristiyano. Sa mga sundalo kayo, dapat alam nyo na may gera. Hindi pwede itanggit, eh, bata pa ako, yung ano, yung pag-usapan yung doktrina kasi aawain nila ako. Eh, nasa gera ka nga eh, normal yun. Alam mo lang dapat paano mo gawin. Yung dapat mong gawin, amen? Hindi nung may tatanggi yan. Yun ang point ano natin dito, introduction ha. Reality of our war and merong gera, hindi ka makakalis. Pag Kristiyano ka, hindi tayo nang-away sa kanila pero dinala sa atin yan. Anong gagawin natin? Akmas na lang tayo. Hindi ganun, laban yan eh. Amen? At ano yan, God ordained yan. Ibig sabihin, talagang hinayaan ng Diyos. Kasama nga siya dun, tinutulungan tayo ng Diyos, yung maganda dun. Amen? Amen. 2 Timothy 2:3, ako na lang, basahin ko rin daw. Pakibasa itong mamaya, 2 Timothy, sorry, pili mo na lang. Hindi. Pili mo. Okay, pakibasa ready ito. Our beloved Apia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Fellow soldier din. Mga sundalo ba ito mga ito? Ay, basa rin dito. Therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ, no man that wearied and tangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Soldier, soldier. Diba? So talagang tayo ay nasa gera. Sila, especially mga lingkod ng Diyos, sila ay nasa front line, nilatawag. Alam niyo yung front line, pag gera yan, sino una na mapatay dyan? Yung dating gera nila, sino nasa una, diba? Hindi ba nasa likod, ganun-ganun pa yun. Eh. Pero makakarating yun, maya-maya pa. Namatay na yung marami sa unahan. So, ang hirap na nasa front line. Amen? Hindi yung matatapang pero minsan dahil sila yung nausugatan. Manig. Pero ito yung gusto kong sabihin. Ang problema sa atin, yung iba naman, medyo natuto lang ng konti sa Bible, konti pa lang natutunan, may pag-aaway na agad. Anong pinaniwala niyo? Malihan! Mga gunggong, tawagan. Hindi naman kailangan. Kasi minsan, biktima lang din yung iba, natuluan ng mali. So, dapat tama yung approach mo. Kaya ang next point ko sa ating introduction, kailangan piliin natin yung ating gera. Hindi lahat ng gera lalabanan mo. Saan may gera ngayon? Punta ako dun. Hindi tama yun. Ang gera mo lang dapat yung dapat mong ilabang. Kasi, una, nakakapagod yan, So, piliin mo lang. Ano kaya sabi dito sa 2 Corinthians? Ito, kayong mabasa.
10. 3. Ready, go. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Okay, so sabi dyan, hindi tayo gera ng gera. Hindi tayo gumagera sa lahat ng gera. Okay? Sabi dyan, hindi yan. Pag after the flesh, ito yung mga gera na yun. Pag baka yan, di ba? Bible ang pinag-usapan namin, spiritual kami, hindi lagi. Pag gusto mo naman ipagpaya ba nga, kami, practice kami. Sugurin natin yung, ano, Catholic. Wampahin natin yan, mga ganun eh. Punta dun sa harapan ng Catholic Church, tapos gagadala ng pompa. Alam yung pompa? Parang ganyan. Parang ganyan. Hindi, pompa, paparing ganyan. Oy, kayo, huwag kayo sumama sa Diyos Diyosan! In a way, totoo na, makaso, hindi mali yung gera mo. Mali yung approach mo. Diba? Binibigyan mo pa ng masamang pangalan yung Christianity. Kasi parang ang timang doon. Hindi yun ang laban mo. Amen? Amen. Hindi ganun paraan. Hindi yun mismo ang laban mo. Bakit di ka na lang soul winning? Amen. Yun ang maganda. Pag ayaw makinig ng iba, di hindi. Yung iba dyan makikinig. Ganun. Kaya next, ano natin, sabi dito, 1 Timothy. Naintindihan niyo ba mga bata? Amen. Hindi lahat ng gera pupuntahan mo, hindi lahat. May paglabang ka. Piliin mo lang. Ano yung magandang warfare? Sabi dyan, let it go. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before unto thee, that thou by them mightest war a good warfare. Yung good warfare, so hindi siya makikipaglaban para sa tapang. Alam niyo ba kung bilang matapang dito? Hindi nyo alam. Sige, mapakita ko. Dito mas tapak din. Pangit, di ba? Ganun din kasi mga isang mga Christian, magpupunta yung usahan-saan, sa church, tapos mag-aaway ng, aaway ng salita. Ako pinakamagaling dito, ha? Gising din siya sabi ganun, pero yun ang ginagawa. Kaya sabi dito, dapat inaano ni Paul si Timothy na yung good warfare, yan ang labanan mo. At pag linabanan mo yan, panalo ka. Amen. Hindi yung talo ka. Kasi hindi natin gusto kong matalo. Kung pipiliin mo yung gera, ngayon yung sabi nila, yung mga boxer daw ngayon, tulad yung Pacquiao, mamimili na daw ng laban. Kasi nga, yun yung masira yung record niya. Hindi tayo rin gano'n. Pag kailangan natin labanan, labanan talaga. Pero siguradong alam natin, kailangan natin ilaban yung dahil yun ng tamang labanan kasi tamang kalaban din. Pag hindi natin nilabanan, katulad niya sa doktrina, hindi mo sinabi sa mga tao na mayroon palang iba-ibang page, may iba-ibang Bible pala. Okay? Kailangan mo labanan yung kahit magalit sila sa iyo. Okay? Amen. So, good warfare. So, ngayon, umpisa na tayo. So, ang points lang natin ngayon, paano tayo mananalo? Una, piliin mo yung tabo, no? Pero, may mga points dito kay sa ating text, na napakaganda. By the way, na-preach ko nun sa ibang church. Diba? Okay, kaso English ako nun. Kasi meron isang ano eh. Foreigner. Hirapan ako eh. Kaya ngayon lang natin ito Tagalog version. Verily. Last September 2019. Okay? So anyway, so paano ngayon tayo mananalo? Sa laban ay. Alam ba, basta lang nung laban ko, bata pa ako eh. Diba, Isel? Sundalo ka, ligtas ka na ba? O sundalo ka ba? Ha? Ewan. O si Christine, ligtas ka na ba? Baptize ka na rin, di ba? Sundalo ka ba? Sabi sa Bible? Spiritual warfare, sundalo na kayo. Pero kahit sa, parang sa mga sundalong totoo, or physical, iba dyan, mga ano rin eh, duwag din. Iba, papalaki ng tiyan. Alam niyo ba yun? Oo. Oh, walang ginagawa yung iba. Kasi nga, hindi naman uso ang gera ngayon. Ginagawa naman, di ba ginagawa mga sundalo dyan? Nag-check kung may virus. Pero ka-cellphone nga lang eh. Nakawa rin ako isa sa mga ganyan eh. Nananakuntang yung mga, ginagamit sila ng politiko. Anyway.
Si Kino, ligtas ka na ba? Hindi pa. Mukhang-mukhangan. Ikaw, like ka. Hindi pa alam. Si Jackie, ligtas ka na ba? Sundalo ka. Sundalo ka na rin. Spiritual, di ba? So kaya natin pinipreach to. Anong pinaglalabanan nyo ngayon, Irene? Kung sundalo kayo, anong labanan nyo? Kasi pag sundalo, may nilalabanan kayo, may mission, di ba? Anong laban nyo? Diyan din. Ha? Madami na sundalo eh. Ate Christine. Ayan, first time sa mga. Anong mga labanan ng Kristiyano? Nasabi ko kanina, yung false doctrine, kalaban natin yan. Pero kayo kasi bago pa lang kayo, hindi pa kayo yung nasa front line, si pastor yun, di ba? Kayo, sisigunda lang kayo, tama naman yun. Nag-aaral pa lang kayo, di ba? Pero marami kayong laban, katulad nito mga to. Anong pinaglalabanan nyo ngayon, mga bata? Nakulitan. Ng paglabanan nyo, pag hindi ka nakinig, talo ka. Ganun yun. Kung hindi ka natuto, mamaya, pag alis mo, ano natutunan mo? Tanong mo sarili mo. Kung wala, talo ka nun. Di ba? Ano pa? Uy, Sunday ngayon. Kailangan ako church. Sakit ng ngipin ko eh. Pag-church ka na, kumahit masakit ng ngipin mo eh. Ano ba? Labanan din yun. Inaanto ka pa, labanan din. Kakulitan na naman, yung katabi mo, makulit, labanan mo. Di ba? Kanina pa natin sinasabi. Antok! Alaban din yan. Sa church, yan ang mga labanan eh. Pero pasin nyo ba si pastor, hindi lang yan ang alaban, di ba? Gastos, alaban ni pastor yan. Di ba? Ganun din yan, pag ano tayo sa nasumbong tayo, mga naman. Ang dami nating laban. Kaya natin pag-aaralan mo kayo, amen? Naintindihan nyo lang mga bata, ang sundalo mo kayo? Station? Yan, so, ang sundalo, nag-train yan. Nag-aaral din. So, ngayon tingnan natin, paano tayo mananalo? Meron akong 15 points. Hindi ko natapos to. Mamaya na lang. Pero number 1, nabanggit ko kanina, verse 1 to 3, binasa natin ito, hindi ko nakabasahin ulit. Pero sa ating text, merong gera. Tanong, pinili ba ni David na may gera? Pinganak siya, meron silang kalaban eh. So ganun din tayo kanina, sabi ko nga sa inyo, naligtas kayo, hindi nyo alam na may labanan palang maging Kristiyano. Pero may labanan na. Kaya point number 1, accept the reality of war. Merong gera, tanggapin mo na. Huwag mong itanggin. Eh, wala, walang ano. Ang mga Kristiyano, ano lang yan. Basta nabagsagang Kristiyano, okay na yun. Hindi ganun yun. Amen? Napansin nyo na ba yun? Chelsea, may kalabang ka na ba? Spiritual? Meron na? Wala. Wala pa? Guaranteed, may kalabang ka na ba spiritual? Yung nagbabawal sa'yo, huwag tayo mag-church ngayon. Meron ba? Meron, di ba? Oh, ating Christine, meron ba? Lalo pag nanay ka. Naisip mo lalo, maglalaban na lang ako. Lalaga akong bata. Kasi sa, eh, si misis nga, naglalaban, nag-ano. Pag pinaglaban mo nga, pwede kang manalo. Ang goal mo, manalo ka. Yung pagkatin sa church, labanan niya. Maniwala kayo. Kaya nga, yan, sinusundo pa kayo ni ma'am. Ayan, di ba? Noy-noy. Buti, meron ka na rin Facebook, ma. May message ko to eh. Kamusta ka? Diba? May kalaban ka ba pagpunta sa church? Bukod sa distance, laban mo yan. Kaso may tumutulong sa'yo, diba? Ganun lang, mga bata. May tumutulong sa'yo, laban ka rin. Kaso may magsusundo nga sa'yo, may maghahatid nga sa'yo, hindi ka naman gumising. Diba? Wala din. Talo. Ha? So kaya panalo tayo dapat. So number one, accept the reality of war. Huwag ka nang, ayoko nang Kristiyano ako, bakit may pumipigil sa akin? Doon na lang ako sa walang pumipigil. Doon na lang ako pupunta sa kulto. At least lahat kami nasa kulto. Gusto nyo ba yun? At syempre, hindi. Pag alam mo yung tama dito ka, eh may laban. Punta ka rin, di ba? Hindi dahilan yung laban, reality na yun. Hindi mo na maalis yun. Hanggang mamatay ka, may gera Kristiyano. Buhay Kristiyano. Di mo mawala, nadadagdagan pa. Kailangan mo lang ipanalo, may panalo. May panalo na may panalo, yung maliit na battles. Okay, ano yung pagkakaiba ng battle sa war? Yung battle, ito yung maliliit na battle.
yung war, for example, ang gera dati, World War II, world dominance yun. Yung Japan, gustong mag-expand. Kaya sinayako mong Pilipinas. Yun ang gera, mahabang battle yun, mahabang gera yan. Ilang taon yan, ilang taon ba yun? 1940-something yan eh, 39, nag-uumpisa na yan, hanggang matapos ang 44. Nakakamali. Di ba akong buhay nun, ha? Ibasa ko lang. Ganun ang war, matagal. Pero yung mga battle, Battle of Leyte, ano yun? Ano pa kayo sa YouTube? Ganda niya, mga documentary. Isa daw sa pinakamadugo yung Battle of Leyte. Sino naglaban? Yung US, di ba? Tsaka yung Japan, maybe. Talagang batayan yun. So, yung battle, maiksi lang yan. Isang araw, ganun. So, pag habang nananalo yung battle dito, kung maraming battle na nanalo ka, siya konti lang. Sino panalo sa war? So, mas malawak yung war, mas matagal. So, tayo mga Kristiyano, nabukisa yung gera sa buhay natin nung naligtas tayo. Iba, lalo na pag nabaptize ka na. Yung hindi pa nababaptize, medyo ganyan-ganyan pa lang. Yung bisita ka pa lang. Eh. Pero pag baptize ka na, asarin ka na yan. Ba't ka nagpa-baptize dyan? Diba? So, ngayon yung mga maliliit na battles, yan nga, attend. Basa ng Bible. Alam mo, kailangan mo basa? Dapat ka magbasa. Magbabasa ka ba? Eh, hindi ka nagbasa. Talo. Talo na naman. Kailangan mag-pray. Hindi ka nag-pray. Talo. Bukas, mag-pray na ako. Nakapag-pray ka. Panalo. Diba? So, ganun po yun. Dapat marami ka mapanalo ang battles para mapanalo yung gera. Okay, yun lang yun. So, accept the reality of war. May war. Matalo ka man sa ibang battle. Ang target mo, next battle, panalo ka naman. Next battle, panalo ka na mas madalas. Amen? Kasi hindi mo masusustain yung gera kung lagi kang talo. Tatama rin ka na nun. Parang sa Kristiyano, ganun din. Hindi na nga ako nakaten ng ano, ilang isang taon na ako hindi nakaten eh. Aten pa ba ako? Baka asarin lang ako ni Pasto, di ba? Gera yun, pero gera kung may panalo, kailang ka-aten. Never. Di ba? Dahil natalo ka dati. Laban lang. Amen? Yung antok din ha, labanan niya. Nakikita na naman ang tuloy. Number two. So, doon na yung number one, accept the reality of war. And dyan na yan. Tingnan natin dito sa... Binasa niyo naman, hindi tayo may binasa niyo. Binasa ko rin ko ng mabulis ulit ha. So, may gera nga sila. Pero, ang unique dito, may naghamon. Kasi nangyayari yan, parang ano, parang kasunduan. Sige, para hindi tayo magkapatayan lahat, dalawa na lang yung maglalaban sa atin. Yung pinakamagaling nyo, pinakamagaling namin, paglabanin namin, pag natalo kami, o sige, suko na kami. Pag nanalo kami, suko na kayo. Pahing ba kayo? Naghahamon, sigulayat. Ilang araw yun, para silang, eh, mga doon kayo, wala pala kayong mga ano dyan eh. Sino pinakamagaling nyo? Wala! Ah, gano'n, parang inaasaw sila. So, yun pala yung number two natin. So, nabasa natin kanina, hindi natin nabasa lahat, no? Kaya sabi dito, there went out the champion out of the camp of the Philistines named Goliath of God, whose height was 6 cubits in span. And then, sinabi niya yung mga suot niya, napakarami niyang armor, okay, yung bigat ng pinaka weapon niya. Ibig sabihin, malakas to. Kung kaya mong bitin yung mabigat na weapon, ang lakas nito. Kasi sabi ko, at point namin number two, minsan, yung kalaban natin pwedeng maging napaka malaki at nakakatakot. Okay, sa English. Recognize the fact that the enemy can be daunting. Minsan, may ganun. Again, di lagi. Pero minsan, di ba? Depende sa'yo. Kung nga, di mo alam na masaba pala sa Kristiyano magsugal. Wala nagsabi sa'yo. Eh, yun ang ano mo talaga, hobby mo or something. Umaya sa loto mga ganyan. Mahirap yun sa umpisa. Di ba? Kaya, ano pang mga kasalanan ng mga young people? Yan, yung mga boyfriend na yan. Bata ka pa, hindi pwede yan. Nako, hindi na alam ako mag-church. Pinili mo yung ano. Mahirap yun, di madali yun. Kaya nga, meron namang ano dyan, may mga terms naman dyan na pwede mong mapagtagumpayan. Amen? Yung pa dito, kinausap ko, okay, hindi pa kayo dapat ganyan. So, pero pag-pray nyo yung isa't isa,
Kung ano mga agaw, diyan, kung mahal ka talaga dyan, may agawin ba yan, alis ba yan? Hindi naman eh. So, may arrangement dyan. So, ano pa yung mga matinding kalaban ng mga young people? Iba, kahirapan. Nako, pastor, wala na akong pag-asa buhay. Bakit? Hindi ako makapag-college, wala akong pera. Ganun ba yun? Nahirap yun. Parang gulayat yun. Di ko kaya to, pastor. Ano pa? May sakit ako. Ano sakit mo? Kakulitan. Kaya yan. Okay, men? Ano pa sakit mo? Isakit mo si Miss dati, may sikit ka sa baga. Eh, nawala na, parang wala na. May gamot na dyan eh. Amen? Ako yung magulang ko eh na... Hindi ako inaalaw sa church po. Paano yan, pasto? Magulang ko to, hindi ako inaalaw sa church. Mahirap yun, talaga. Pero gulayan ng buhay mo yan, amen? Pwede yan, talunin. Nakita natin dito, natalo niya. So, pero paano ka tayo mananalo? Una, accept the reality of war. Pag hindi mo i-accept na walang gera, na may gera pa lang, talo ka na agad. Kasi parang, eh, walang gera. Bakit ka, sumuksak sa akin. Sinabi na may gera eh. Hindi ka na, ikinig eh. Hindi, wala kalaban. Hindi ka naikinig. Number two, recognize the fact that enemy can be daunting. Ibig sabihin, may gera ka, kailangan mo ipanalo, dapat inaasahan mo na na minsan yung mga kaaway natin, yung battle medyo malaki yung kalaban natin. So pag napaghandaan mo yan, katulad ni David, natakot ba siya? Hindi, sanay na nga siya eh. Tinalo niya na yung leon, tinalo niya na yung bear. Natakot ba siya sa tao? Sino mas mahirap patayin, tao o bear? Depende. Yung matalino tao eh. May armor pa. Sanay pa makipaglaban. Sino mahirap talunin? Siyempre tao, na sundalo. Ha? Sundalo, mahirap, tao. Pero ibig sabihin, napaghanda niya kahit pa paano, may tapang siya, may puso siya. Amen? Puso? Ibig sabihin, hindi siya yung ano, yung ah, nakilin! Sago agad. So at least, kaya sinasabi siya, mga Kristiyano, amen? Kaya dapat kayo mga Kristiyano, katulad dito, heart preaching tayo dito sa Baptist Church. Hindi yung si pastor ay kapatid, tayo magmahalan, amen? Every Sunday, gano'n na yun. Yung mga gano'n. Hindi mo na sumisigaw kahit sa Bible. Yung mga preacher, talaga sumisigaw. Kasi nga, may mga, una, may mga makulit. Pangalawa, may mga matigas ang puso dyan. So, kailangan nyo. Ngayon, nakikinig kayo sa preaching na maayos. Baptist preacher, amen? Nahahanda kayo kahit pa paano. Na ganun pala yun. Bakit ang tapang yung basto? Sa kalaban niya. Kasi kaharapin nyo rin yun eh. Amen? So si David, alam niya na pwedeng sundalo yan eh. Yung pa, magaling. Kung maliit nga, eh, sharp shooter naman. Dapat ihanda mo na yung sarili mo dun. So yung mga false teacher na, yung iba ganyan. Napakagaling yan, kumuha ng loob mo. Bibigyan ka na ano ginagawa niyo mga yan. Bibigyan ka trabaho. Matanggihan mo ba yun? Wala kang trabaho. Kapaganda. Oh, may mga program tayo sa iyo. Napakasaya dito. Pupogi ng mga leader. Tsaka ang gaganto. Sasayaw-sayaw pa nila dyan. Oh. Ayun, gusto ko dito. Ito pa church. Hindi yun ang church ng New Testament church. Hindi ganun. Never sa church na ipapain ng church yung mga kakarnala. Nabasa natin kanina, di ba? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Hindi ganyan ang labanan. So, ano yan? Sinong labanan na ganyan? Yung may mga commercial sa mga kamunduhan, yun ang labanan. Paano mo may benta yung alak? Napakapait yan. Siyempre, model, pogi, maganda. Ayun, mga sarap, tuminom, di ba? Ganyan, niloloko nila yung tao. So, hindi ganyan ang church. Katotohanan na salita ng Diyos ang iyahayag natin dito, yung mga ayaw sa totoo, huwag kayo dito. Pero yung gusto, sa katotohanan, dito kayo, saka pa, diba? So yan, so pag meron kayong nakitang kalaban na sobrang laki, parang gulayat, or kung hindi naman gulayat, may sharp shooter, yung mga ganun, yung mga psychology, yung ibang pastor, ganun ang inaaral, psychology, yung mga pare, ganun daw yun.
dami ko lang na tanong. Anong pinag-aaralan niyo sa kumbento niyo? Hindi na kayong malis dyan. Ang dami inaaral na pero hindi Bible. Pinag-aaralan, philosophy, psychology. Para marunong silang mag loko ng tao. Pero mas makapangyarihan pala yung katotohanan. Kaya takot sa atin dyan eh. Ay, hindi yan sasagot ng sinabi sa akin, debunking the Baptist teaching against Catholic. Wala akong makikita ganun. Iba meron nag-attempt. Pero lalo silang napapahama kasi ka, makikita mo yung ano eh, hindi nila alam yung ginagawa nila, hindi nila yung Bible. Amen? So kaya number one, acknowledge the reality of war. Number two, recognize the fact that the enemy can be daunting. Kung malaki ang kalaban, magaling, ihanda mo yung sarili mo. Amen? Huwag kang, ay, talo na ako. Sige, supo. O sige, alipin nyo na kami. Parang si Duterte, di ba? Ah, laki ng China. O sige, pupinsya nyo na lang kami. Nakakabuisip eh. Anyway, number three. Ito na tayo natatapos. Kita ko hanggang four. Verse 26. May point ako dito. Dami na natin ang mag-usapan. Ready? Pakibasa po. Ready? Go. And David spake to the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is the uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Okay, so ito na yung kwento. So lahat takot na, di ba? Pero si David, matapang pala to, hindi siya sundalo. Matapang siya eh. Hindi pa siya naka-enlist. Pero shepherd lang siya. Pero yun nga, nabanggit ko kanina, dahil shepherd siya, may kalaban din. Di ba? Sino kalaban shepherd? Mga wolves. Mga wolves, di ba? Sasabi ni Jesus lagi. So, kinukumpara niya siya yung good shepherd, yung mga false teacher, yung mga wolves. Ano ginagawa ng wolves? Yung mga sheep, kinakain din nila shepherd. Kaso, hindi sa ganun paraan, di ba? Tsaka sa kanya yun eh, kung gusto yung lutuin yun, okay lang. Yan, katulad ng Panginoon. Kung lahat, matayin tayo ng Panginoon. Eh, sa tayo galing, ano tayo galing? Sa kalangit naman tayo. Hindi tayo magano sa Panginoon. Pero yung wolves kalaban, di ba? Papatayin ka niya sa paraan na hindi mo gusto, hindi tamang oras. Di ba? Akainin ka, papasok dun sa ano, tatangayin kayo. So, yun ang kalaban ng mga shepherd. So, ang shepherd, dahil si David shepherd, may kalaban din siya, wolves, kanina sabi ko, bear sa kalayon. Kasi lahat yan gustong kumain ha? Mga prey yan, di ba? So, gusto pa yun yung kanyang inaalaga ang mga tupa, ano gagawin niya? Kalaban niya, ilalabanan niya. Amen? Amen. Kaya matapang to si David. At dapat tayo din. Pero nga, yung mga sundalo takot. Kaya ang point ko dito, sabi ko dito, ba't walang lumalaban doon? Nag-ahamon si Goliath, sino malaban sa inyo? Sabi ng Ismael, walang lumalaban, ay samantalang, di ba advantage ko sa kanila yun, kaysa mag-aubusan sila, isa lang yung mapatay sa kanila, di suko na tayo. Kaya nagtatanong si David, ano bang kailangan gawin dito? Di ba? Ibig sabihin, interesado siya. Hindi ko na ano dito eh. Sige, ngayon ko na naisip ko eh. Ngayon, nabanggit ko rin ko doon. Kunwari, ganito. Ano ba laban ng church? May sabihin ni Pastor, soul winning yan. Di ba? Lagi sabihin, soul winning, yan ang pinakagawain talaga ng church bukod sa ganitong church na mag-aaral tayo. Saan mo i-apply yung aral mo? Hindi sa labas. Kaya mag-preach ka sa labas para maligtas din sila, katulad mo. Maligtas ka. Ngayon, yung mga hindi interesado dyan, anong gagawin? Ilang beses mo narinig nyo, soul winning, soul winning, soul winning. May schedule dito, nagkwento si Pastor, makain naligtas. Praise the Lord. Narinig mo na, pero sumasama ka ba? O hindi ka man lang nagtatanong. Di ba? May soul winning. Kasi alam mo na eh. Alam mo mahirap yon, alam mo maano sa oras yun, kaysa mag soul winning ka, maglaro ka na lang. So kaya ayaw mo no, anong gagawin mo, hindi ka nang tatanong. Diba? Pero nakita natin dito si David, nagtatanong siya. Kasi alam niya na mali ito, na dinidefy sila, iniunsulto sila, eh army of the living God sila, tapos
inaasal-asal sila ng mga kalaban. Anong gagawin niya ngayon? Nagtanong siya. So, ganun dapat tayo at least. At the very least, at the start, at least, magtanong ka, Pastor. Narinig ko yung soul winning niya, ano ba yan? Paano ko makikibahagi? Kung hindi mo na makapunta, anong pwede kong bahagi dyan? Pwede ba akong pamerienda? Diba? Mga ganun ba? So, kaya anyway, gusto ko lang point dito, number 3. Bakit siya nagtatanong? Kasi walang nagli-lead. Pag may nag-lead, tuloy-tuloy yan eh. Diba? Katulad dito ngayon, salamat, mayroon tayong church ngayon dito. Mangyayari ba ito nang walang nangunan? Hindi pwede. So dapat may mag-take action yung mangunguna yung leader. Kaya nagtatanong si David, ano bang nga na dito? Wala ka lalaban dito? Ako na. Ang sinasabi niya, gano'n, amen? So number 3 ko, ang point natin, number 3, number 1, accept the reality of war. Number 2, recognize the fact that the enemy can be daunting, nakakatakot. Pero number 3, a strong leader, a strong and a godly leader is a must. Sa isang ganitong labanan, hindi pwedeng walang leader. Sino gusto lumaban doon? Wala. O sige, talo na tayo. So, pwedeng ganun. Dapat meron talagang isa. Kami-kami, o sino leader natin? Ewan ko. Ikaw na lang. Diba, ganun yan eh. Diba kayo pag hindi kayong gayang gawin, pupulak na iba. Ikaw na. Gusto mo rin ganun. Kaso, walang leader. Pag walang leader, mahirap. Wala kang masisimulan. Walang mag-aano sa inyo, di ba? Mag-tono, mag-encourage. Kaya kailangan natin yung leader. Sabi sa 36, 37. Okay. Sabi niya dito, yun nga, yung pinatay niya yung lion, si David, tsaka yung bear. Eh ako na, ako yung lalaban dyan. Kailangan natin. Yung mag-uumpisa na, walang gusto mong soul winning, ako na lang, sige. Di ba? Walang gusto mong patahimik dito sa katabi ko, ako na lang. Kaya una, ikaw muna yung tumahimik. Amen? Yung mga bata talaga makulit eh. Pero pwede mong tulungan si Pastor. Amen? Amen. And ito yung gusto kong point din. Sub point nito, a leader can come from humble beginnings. Okay, nakita nyo ba si David? Siya ba'y anak ng hari? Shepherd nga siya eh. Diba? So kaya kanina, inasal pa siya ng kuya niya eh. Ano ba yun? Mawala na yung sarang ako. Ito. And Eliab, his elder brother, heard what is paying to the men. So nakikiusap na nga kasi si David. Wala lumalaban dito, wala lumalaban dito. Eh, nakita siya ng kuya niya. Matutuwa ba yung kuya niya kasi matapang siya? Dapat? Dapat? Matutuwa kasi natuwa ba? Hindi. Nagalit siya, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why came thou here? Ba't ka pumunta dito? Ba't piniwan yung tupa? Alam mo, ma-pride ka. Pinagbintangan pa, samantalang dapat kung kasundalo ka, dapat ginagawa mo. Hindi mo nagawa yung gustong gumawa na dapat mong gawin, galit ka doon. Nangyayari ba yun? Madalas. Kumbaga, yung kuya mo, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Ikaw, sinabi mo, kuya, dapat maaga tayo sa church, di ba? Ayaw mo nga sa church. Ano gagawin mo? Lalabanan mo. Eh, magkukulit ka lang doon eh. Hindi ganun. Gagawa ka ng dahilan. Ganun din sa mga preacher. Pag yung isang preacher nagtuturo ng tama, yung another preacher, hindi, galit siya doon sa nagtuturo ng tama. Sisiraan niya yan para hindi siya ma-expose. Parang ito, si Eliab, ba't siya galit sa kapatid niya si David? Kasi pag nakita niya yung mas bata, matapang, kasi ikaw hindi, anong mangyayari doon? Parang ka naiinggit, parang ka na-convict, di ba? Ako dapat yung matapang, ba't yung kapatid ko maliit? Amen? Kaya kailangan natin ng mga leader at yung iba dyan, yung ibang leader katulad dito, sinong next na pastor dapat? Isa sa amin, gano'n, payabangan na yan. Ito, magaling yung magpakanta. Ito, magaling magsalita. Ito, malakas yung boses eh. Ito, matangkad. Ito, okay. Ito na yung next na pastor. Mga gano'n yan eh. So, lalo sa mga hari, kasi maraming taong dapat mag-suporta sa'yo, di ba?
Pero, alam nyo ba na yung leader talaga, kahit saan ang gagaling yan? Hindi yung pwede sabihin, ito, mali ito, hindi na ito papapasto. Amen? Amen. Ito, hindi naman ito ano eh. Ano lang yan eh. Hindi yan mayaman, hindi yan pogi. Hindi yan magaling magsalita. Yung ayaw, umalis na. Natapos na tayo eh. Ano pa kayong mga pag... Lalaki nyo na, ilang taong ka na, Kenneth? Miss ka namin dito, kaso... Lalo pa kasi yung mga bata ito, David and Goliath, hindi excited. So, kailangan natin ng leader. Pag walang leader, ikaw na. Ngayon, hindi mo pa talaga kaya, maghanda ka. Katulad ni David, di ba? Ginawa lang niya yung pinapagawa sa kanya, shepherd lang siya. Pero tumapang din pala siya kasi ginawa niya ng maayos ang trabaho niya kasi ang shepherd may kalambad din. At hindi niya pinabayaan ito. Kaya may leon, eh, takbo na tayo. Kaya ubusin mo na yan. Ginawa niya, nilabanan niya yung leon, tsaka yung bear. Ngayon, matapang siya. So, kailangan natin yung leader. Ano kailangan natin gawin? Una, huwag natin i-criticize kung bata pa masyado, hindi mo kilala yan. Sino ba yan? Eh, kung talagang, ano siya, binigay siya ng Diyos, kaya naman niya, tatanggihan mo ba? May basto kayo, isang itim eh. Gusto ko, maputing basto. Ayaw ko na dyan. May sis ka pala eh. Wala sa tsaka alam niyo ba yung mga Israel, di yan maputi ha? Katabi ng Egypt yan. Okay. Okay, basta hindi tayo racist, okay? So kailangan natin ng leader, ano kailangan natin gawin? Kung ikaw hindi kayo leader, hindi mo kaya mag-lead, ano kailangan mong gawin? At isuportahan mo yung leader, amen? May hirap ba yun? Suportahan mo na lang. Support your pastor, your father, your boss, kung sino man yan, hindi madaling maging boss, hindi maging, maging tatay, amen? Nag-aaral ka na, nagpabaho ka na, mag-church ka pa. May mga tatay nyo, sino yung may tatay dito na wala sa church? Sino yung gusto nyo tatay nyo mapunta kayo sa church? Tutuloy ng Bible, yan. Sino ba? Kailala ko si Kuya. Hindi pala. Ang pangalan tatay mo, may nakausap ko na ba? Hindi pa, ang pangalan? Ha? Anong pangalan natin? Ha? McDonald? Hindi ko ba namin? No. Foreigner ba? Taga dyan ba? Ah, sige. So, parang maligtas din yung tatay mo. Sabihin mo kay Basto. Gusto niyo ba yun? O gusto mo sa'yo yung tatay mo sa empleyado mo? Ah, tsaka nanay nyo. So, mahirap yung mga maging leader, supportahan natin, amen? Amen. Okay, ito lang muna, maganda ako eh. May natutunan ba kayo? Amen. Yung wala natutunan, talo. Loser. Yung maging loser, wala natutunan kasi hindi ka nakinig. Loser ka, amen? Let's pray, Panginoon. Salamat, nawa Panginoon, mga bata. Ang nakinig, Panginoon, may natutunan, may umaga. Tuloy po namin ngayong hapon. Napaganda, Panginoon, ang katapangan. Pagpata ni David, Panginoon, nakita niya. Hindi madali. Walang leader. Siya po yung at least na umpisa ng usapan, Panginoon. Later, makikita namin, siya mismo yung tatayo. Lalaban sa gulayan, Panginoon, ang time nila. Ano, we pray na mga gulayan namin sa buhay namin. Yung mga batang ito, kakulitan pa lang, di mo paglabanan. Labanan ito, Panginoon, mag-mature sila. Basahin, Panginoon, mga magulang, kailangan maglaban ang Panginoon, kailangan maglaban ang church. Tulungan niyo po ang bawat sa Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay. So, tayo isa. Ano po na ba yan, eh? Principal of the school.